Mga ka-hunters, bago natin simulan ang ating coin review, gusto ko lang pasalamatan lahat ng mga nagsishare ng kanilang mga coin sa ating page, Kalimay Online Facebook page. At doon po sa may mga gusto din mag-share para ma-review natin ang inyong mga coins, mag-share lang kayo guys, open po ang ating page. Unahin natin itong kay Rens Dis. Sabi niya, PTPay po sa ito ang mga old coins ko, baka sakali po may magka-interest. Ayan guys, no, doon po sa may mga gusto din na naghahanap ng mga old coins, pwede po kayong tumingin sa ating page. Alam niyo kasi dito sa ating page may mga nagsishare ng mga old coins na halos sa bibihirang-bibihira kung makita yung mga coins na yun eh. At kung meron lang din kayong mga pondo dyan, mga budget at collector na kayo, maaaring makachamba kayo dito ng mga valuable coins. Ayan, no, katulad po nitong mga coins niya, no. Meron kasi dito na hindi natin inaasahan. Malay nyo, may mga silver coins dyan na ibinibenta at maaaring makuha nyo lang sa hindi kamahalang presyo. Kaya huwag po natin babaliwalain itong mga old coins na to. Ako lang kasi medyo marami lang naging problema nitong nakaraan, kaya hindi pa ako makapamili. Sa ngayon, nakapokus tayo sa pagko-content. At itong coin ni Jensen Abarca, yung kanyang 1 piso, tignan natin. Ayan guys, no, yung mga sinasabi ko po. Ito. Kung mapapansin nyo agad, meron siyang mga gas-gas dyan sa Ubers. Pero napansin ko din dito sa piso na ito, fraud strike error to. Ngayon lang, itong nasa kanyang Ubers, ano, alanganin tayo dyan. Maaring bandwidth error lang yan. Hindi ko din kasi masabing may damage yan kasi hindi natural eh, parang sinadyang gasgasin lang, diba? Kung titignan po ninyo, hindi natural yan. Alam nyo guys, nauuso ngayon ang paghahanap ng mga error coins kasi dati hindi po uso yan eh. Busy mga collectors natin sa mga hard to find years at mga variation, no? Ngayon nagiging open ang mga collectors ngayon sa paghahanap ng mga error coins. Ayan. Sumunod kay Albert Loren. Good day sir, as lang kung pros coin ba ito at marami din error. Hindi ko lang alam ang tawag sa error niya. Tignan mo natin ang iyong alam nyo, itong may highlights na pula na yan. Katangian po yan ng mga prosted coins eh. Kahit tignan po ninyo ang inyong mga prosted coins, kapag pros, natural po yung may mga ganyan na parang linya, parang nagdo-double die sa kanyang rim. Pansinin nyo guys, di po ba? Ayan. Tingnan po natin yung kanyang Ubers, year 2003 pala ito. At tingnan natin yung NG. Yung NG niya guys, meron pong tinatawag na double die error kasi nagdoble. Tapos yung number 1 niya lumapad. Ayan, lumapad yan guys kasi die adjustment strike din yan. Kaya ganyan, ano. So error coin po ito. Ganon din sa may year na 2003 sa baba, meron siyang doubling, no? At hindi lang 'yon, parang frosted. Ito nga year 2003 na ito. Maaring ito na yung tinatawag na frosted, ano. Mag-update po tayo diyan. Sumunod kay Narciso de los Reyes. Tingnan natin 'tong kanyang 1999, 5 piso. Itong 5 piso mo, error to. Ito po yung tinatawag ng mga die adjustment strike error. Paano masabi? Dahil nawala yung detalye ng face ni Emilio Aguinaldo at lumapad yung mga lettering at numbers niya. Ayan, isa po yan sa katangian ng mga die adjustment strike error. Next tayo kay Ebal Adjul. Good PM Idol, tanong ko lang anong error ang tawag sa ganitong klaseng coin. Tingnan natin guys, ito po yung isa sa talagang matinding error dito sa Pilipinas, no. Pansinin nyo yung Ubers niya, grease error yan, ano? Ulitin natin. Ayan. Ito yung kanyang reverse, andyan yung year na 1995, makikita mo may image, ano? May portrait. Pero pag dinirected mo sa kanyang Ubers, ganun din, may portrait din, nawawala yung reverse nito. Ito yung mga tinatawag natin mga doble cara. Meron po talagang ganito mga lumabas error. Yung iba na pagkakamali nila ang picto, sabi nila sinadya lang daw, no? Malalaman mo naman yan kung sinadya eh. At syempre posible din naman yon na sinadya nyo. Pwede nyo pong tignan sa side, at kapag meron pong dugtungan nyo, no, sa gitna ng edge,
mahalata nyo na pinagdugtungan, ano, ang dalawang Ubers. Ayan. Meron din na nagsabi sa atin na isa natin viewers na meron daw siyang hawak na ganun. Doble kara at in-inspection niya na wala naman daw dugtungan. Kaya sabi niya, siya na rin nagsasabi na yung kanyang hawak na doble kara ay legit, no? Posible nga mangyari din nga yan, ano? At doon sa may mga alam dyan kung ba't nangyayari, pwede nyo pong i-comment. No? Ito naman kay Ebs, nagtatanong siya kung how to join sa group chat. No? Ayan, i-replyan ko lang ito saglit guys, no? Para doon po sa inyo ng mga nanonood dyan na interesado pong mag-join sa ating membership. Open po tayo, i-click nyo lang yung join button sa ating channel, no? Sa YouTube channel. Diba pag nagsasubscribe kayo, kini-click nyo yung subscribe button. Kapag mag-join naman po kayo, i-click nyo lang yung join button. At may mga instruction po doon para sundan nyo lang yung mga instruction. At dapat po, meron po kayong GCash, guys, para makapag-join po kayo, para maging successful po ang inyong pagsali sa membership natin. At ano ba ang mga kapakinabangan kung kami naman ay mag-join? Diba, yun ang magiging tanong. Makakapasok po kayo sa ating group chat. At doon, magiging legit seller or buyer kayo kasi may mga miyembro na po doon. At kapag meron silang mga coins na gustong ibenta, diba, ibig ko lang sabihin, kapag nasa group chat kayo, ibig sabihin, safe kayo kung magkakaroon po kayo ng mga transaction. At ito na po yung ating coins. Yung ating main coin. Ito guys, yung mga error coin na hindi mo agad mahalata. No, mapagkakamalan mo lang itong parang man-made error lang o parang na-damage lang. Diba? Kung hindi mo kikilatisin ng mabuti, eh mapapaikot mo sa sirkulasyon. Sayang naman. Diba? Ayan, no. Sinum ko lang, no. Sinum ko lang para mas makita nyo. Kung nakita nyo agad, mas maganda kasi yung hindi ko muna minsan sinasabi kung ano yung error. Mas maganda yung kayo nakaka-discover. Dahil kapag kayo na mismo ang humawak ng mga barya, eh alam nyo na kung ano ang nangyayari at kung ano ang error sa isang barya. Kung nakita nyo guys, sa Ubers na itong barya na 1 piso na ito, nandyan po yung reverse din ng barya. No? Ayan, nakita nyo. Andyan yung cogwheel, andyan yung araw. Diba? Kita nyo guys? Ito po yung tinatawag ng mga die clash error. Ayan, so itong klase mga error to guys, rare at bibihirang nangyayari to sa pagkaka-extract. At sa Amerika, napakaganda po ng value ng ganito mga die clash error. At dito sa atin, unti-unti na rin pong binibigyan ng pansin ang gantong klaseng mga error coins. At unti-unti, sana nga naman ano, tumaas ang value ng mga error coins dito sa atin. Kasi special po yan eh, di ba? Yung iba sasabihin, error nga yan, ba't may value? Ayun po kasi ang nagiging batayan doon, yung pagiging special niya. Kasi kung iisipin nga naman natin guys, no, maraming common coin at magaganda. Oo, andun na po tayo. Maganda yan, masarap i-collect kasi magaganda. Eh kaya lang, eh, madali po kasi makahanap na ng mga ganun. Kumbaga yung effort mo, eh, napakagaan lang. Ano, kaya nagiging special itong mga gantong mga error coins, eh kasi madalang, mahirap hanapin at dumadami na po ang mga coin collectors. Kumbaga eh, swertihan na lang kapag mapunta sa iyo ito. Kaya nagkakaroon po yun, nagkakaroon po yan ng mga collectors value. Ngayon pa guys, sana ay naintindihan nyo ng mabuti kahit nandito po yung kambing lumapit sa akin. Ano? Ayan, nag-iiyak. Pagpasensya nyo na ang ating background. Nandito kasi tayo ngayon sa bukid. Ayan, bago lang tayo magtapos, maraming salamat po sa inyo. Sa mga baguhan, huwag kalilimutang mag-subscribe at i-on ang bell para updated ka. So, hanggang susunod, God bless you all. Out muna tayo.